Happy Day! Welcome to our ATC video today. Part 2 na po ng ating pinag-aaralang how to file and pay your quarterly income tax using the new and revised BIR Form 1701Q. Ituturo muna namin sa inyo yung tamang mindset. Bakit tayo nagbabayad ng buwis in the first place? Tama po ba? Bakit natin kailangan mag-fill out ng tax returns, mag-submit online, pumila sa bangko at magbayad ng ating tax? Ang mindset ng ating mga kababayan sa pagbabayad ng tamang buwis ay burden. Pag nilagay mo sa ulo mo yung burden, ano yung Filipino equivalent term ng burden? Pasakit, pabigat, pahirap, iba't ibang mga negative Filipino terms na English word na burden. Bakit natin bibigyan yung ating kaisipan ng salitang burden? Binibigyan natin ng kahirapan, pasakit, diba? Pagdudusa, yung burden na mindset natin dito, bumababa, wala tayong sakit pero nagkakasakit tayo. Alisin po na natin yung mindset na burden. We want you to watch this video at mapag-aralan ano yung tamang mindset sa pagbabayad ng buwis natin at ituro namin sa inyo paano mag-fill out ng tax return. Okay? Nagtutulungan tayong mga Pilipino sa pamamagitan ng pagbabayad ng buwis natin para maggastusan yung ating project na public school, hospital, museum, road, tama? I am a proud product of our public school from elementary to college. I thought our mayor ang nagpapaaral sa amin, pero mali. Taxpayers po. Kasi yung ating tax na binabayaran, hindi yan para sa atin lang. Investment yan in the future, next generation of Filipino. Ginagawa natin yung foundation ngayong current at hindi po libre ang semento, ang bakal, ang labor, ang mga materials sa government projects natin. Kailangan natin ng pondo. At hindi tayo pwedeng mangutang lang ng mangutang sa iba't ibang bansa. Baka sooner or later, ginawang collateral na ang Pilipinas. Tama? So, ang gagawin po natin ngayon, palitan natin yung tradition, yung mindset natin na burden. Palitan natin ng, isipin natin, nakatulong tayo sa ibang tao. Masarap sa pakiramdam. Proud ka. Fulfilled ka. Masaya ka pa. Tama po ba? Pagbabayad na, ng tax natin, tulong natin yan sa iba nating kababayan na mas nangangailangan pa kesa sa atin. Tama po ba? Katulad ko, public school. Walang pambayad ng tuition fee. So, sa public school tayo. Nakakapag-aral yung mga estudyante natin sa public school through us, through our taxes, through our hard-earned money. Whether we like it or not, at the end of the day, we have to comply by paying our taxes correctly. At ina-attract natin yung mga positive results sa buhay natin pag nagbayad tayo ng tax. Nung nagbayad tayo ng tax, positive yung mindset natin. We understand po kung you will stick to burden mindset. Kung meron po ang karagdagang katanungan regarding our topic today or other topics, please send your question on our Facebook page, Accounting Tutorial Center. Be educated and be empowered. Maraming maraming salamat po. Kita-kits po tayo sa next video natin. Bye-bye!